ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, 'Huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.' Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahawak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, 'Ulul ka,' ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa sa mga guro ng batas at mga pariseyo. Sa panahon ni Jesus, ang mga guro ng batas at ang mga pariseyo ang tinitingala at kinikilalang mga banal. Itinuturing silang mahalaga sa lipunan dahil sila ang mga bantay sa pagtupad ng mga tao sa mga utos ng Diyos. Sila rin ang nagpapaliwanag at nagpapalaganap sa mga utos na ito sa mga tao. Ang pinakamahusay na halimbawa ng mabuting pagtupad sa mga kautusan ay makikita sa mga guro ng batas at mga pariseyo. Nang sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na kailangang maging mas ganap ang kabanalan nila kaysa sa mga guro ng batas at mga pariseyo, naging isang malaking palaisipan ito para sa kanila. Iminulat ni Jesus ang mga Hudyo sa isang taimtim na pagtupad sa kautusan na mula sa puso at hindi sa istriktong pagsunod lamang sa letra ng batas. Pagsasagawa. Isang dahilan lamang ang kailangang mag-udyok sa atin sa pagtupad ng mga utos: pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.